Hi everyone! Magandang araw! And welcome back to my YouTube channel. At dahil matagal akong hindi nakapag-upload ng video, may masarap akong reciping inihanda para sa inyo. Bigyan natin ng kakaibang twist ang paborito nating sinigang. So tara, samahan niyo ako. Gawin natin 'to. At ito ang mga unang ingredients na ating kakailanganin. 1 piece of liempo. Pwede rin kayong gumamit ng iba pang part ng baboy na gusto ninyo. Black pepper. 1 to 2 teaspoon ng salt. So let's start! At mga katasty, ang una nating dapat gawin ay ang pakuluan natin ang ating liempo para ito ay lumambot. So sa isang lalagyan, ilagay natin ang liempo kasabay ng black pepper at ng salt. At kung bago or napadaan ka lang sa aking YouTube channel, please consider to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para mas updated ka sa mga new videos ko. And for more ideal recipes na pwedeng-pwede ninyong matutunan, you can check or visit my Facebook page and Instagram account. At after 30 to 40 minutes ng ating pagpapakulo sa ating liempo, ngayon ay aahunin na natin ito. At mas maganda guys kung atin itong i-drain para mawala ang mga tubig na naabsorb ng ating liempo. At ito naman ang mga ingredients na kakailanganin natin para sa pagluluto ng ating sinigang. 3 cups of rice, pwede ninyo itong dagdagan. 1 piece of liempo, hinati na natin ito sa dalawa. Pinahiran ko rin ito ng asin para maabsorb ang tubig dahil pinakuluan natin ito kanina. At ang asin ay magbibigay rin ng alat sa ating liempo. Kakailanganin din natin ng isang pirasong talong, kangkong leaves, sitaw, at hiniwang labanos. Nor pork cubes, hiniwang sibuyas at kamatis, siling green. Kailangan din natin ng nor sinigang mix at maglalagay rin tayo ng 1 to 2 tablespoon ng patis. At ngayon ay pipirituhin na natin ang ating liempo. So maglagay lang ng enough cooking oil sa inyong kawali. At kapag mainit na ang ating kawali ay pwede na nating ilagay ang liempo. Pero guys, ipagpag muna natin ang excess salt na ating inilagay. Then, baliktarin nyo lamang ito once golden brown na ang kabilang side. At once luto na ang ating liempo, magpe-prepare naman tayo ng small pot para sa gagawin nating sabaw ng sinigang. Maglagay lang ng 500 to 600 ml of water. Pagkatapos ay pwede na ninyong ilagay ang hiniwang labanos. Isunod niyo na rin ang paglalagay ng hiniwang kamatis at sibuyas. Pagkatapos ay ang nor pork cubes at ang sinigang mix.
pwede nyo rin namang ihuling ilagay ang sinigang mix kapag kumukulo na ang inyong sabaw. Then, lagyan lang natin ng cover ang pot at hintayin itong kumulo. At kapag kumukulo na ang ating sabaw, pwede na tayong maglagay ng 1 to 2 tablespoon ng patis. Pwede kayong magdagdag depende sa alat na gusto ninyo. Kapag okay na sa inyong panlasa ang inyong sabaw, takpan ito at patayin ang apoy. At ngayon mga ka-tasty, gagawin na natin ang kakaibang twist sa ating sinigang. Hugasan lamang ninyo ang 3 cups of rice at ilagay ito sa inyong rice cooker. Then ilalagay na natin ang sitaw, talong, at siling green. Then pwede na nating ibuhos ang ginawa nating sabaw ng sinigang. At ito ang magsisilbing tubig na pampalambot sa ating bigas. At ito mga ka-tasty ang kakaibang twist na gagawin natin sa paborito nating sinigang. Ang normal na pagluluto nito ay may sabaw. Pero ngayon ihahalo na natin siya sa ating kanin. At ngayon, i-on lang natin ang ating rice cooker at hayaan itong maluto. Hintayin nating maluto ang ating kanin na may sinigang. At pagkatapos ng 10 to 15 minutes, i-check na natin ang ating kanin na may sinigang. At tulad lamang sa pangkaraniwang pagsasaing, kung sa tingin nyo matigas pa ang inyong kanin, pwede kayong magdagdag ng kaunting tubig. At kapag okay na sa inyo ang lambot ng inyong kanin na may sinigang, pwede nyo nang ilagay ang kangkong leaves. Lutuin ito sa loob lamang ng 1 to 2 minutes. At pagkatapos nga ng 1 to 2 minutes, ready to serve na ang ating kanin na may sinigang. Or sinigang sa kanin. Pwede rin naman ang rice cooker sinigang. Kahit ano guys, ay pwede niyong itawag sa recipe na ito. At tiyak na magugustuhan ninyo. Hindi ito ang tipikal na pagluluto ng nakasanayan na nating sinigang. Pero don't worry guys, dahil parehas na parehas ang lasa at tiyak na mai-enjoy ng buong pamilya. So guys, if you like this video, please give a thumbs up at i-share nyo na rin sa inyong family and friends para pwedeng-pwede rin nilang gawin. And thank you mga ka-tasty sa inyong panonood. I hope nagustuhan nyo na naman ang recipe natin for today na sinigang sa kanin or rice cooker sinigang.
At kung na-enjoy nyo ang video na ito, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and see you on my next cooking video. Goodbye!